Padyak. So simula nung nag-lockdown, so it's my first time na pumadyak. So ngayon after work, kailangan ko lang mag-quick spin. So kahit hanggang Antilo Valley lang siguro kung saan aabutin. And then of course, since nasa GCQ pa rin tayo, don't forget to bring your face mask and alcohol. First ride ko pa na to after mag-GCQ. So bahala na kung saan aabutin. So tara na guys! Via Tagaytay National Highway. Kateo, isang usapin sa larangan ng pagbibisikleta ay yung bike registration. Ibang uring reaksyon at opinion ang ating narinig sa mga kapwa natin mga siklista, mga Kateo. At isa na ako doon kasi talagang usually nagbabike to work ako. Nabasa ko sa newspaper, mga Kateo, no, na sa Cebu pala ay ito na ay naging city government ordinance, pero hindi lang siya napa-implement at na-regulate kasi yung bike kasi hindi na siya naging main mode of transportation nila. So ngayon, mga Kateo, dahil sa lack of public transportation during community quarantine, so na-notice nila na medyo dumarami na yung mga nagbabike sa kalsada. Siyempre, ito yung ginagamit nila pagka minsan pumapasok sa trabaho o kaya pag bumili sila ng mga basic needs nila, magkakaroon ng mga pagkain, gamot. So, laking tulong ng bike talaga. Pan-registration pala, mga Kateo, isang control number ang i-release sa isang biker. And then, ilalagay nila yung sticker sa visible part ng bike para sa easy inspection daw ng mga enforcers and authorities. So, itong control number nito ay ginagamit din para matrack yung bike mo in case na manakaw or ang biker ay ma-involve sa any accident. Personal opinion ko lang, mga Kateo, no? Napakaganda naman ang objective talaga nila. Wala akong masabi. Pero kung talagang i-ensure nila yung safety ng isang siklista, siguro dapat nauna mo nilang i-implement yung pagpapagawa ng mga bike lanes para at least talagang ma-feel mo na safe ka habang binabaybay mo yung kalsada. Yung paman, Kateo, kailangan pa rin natin talagang mag-ingat at sumunod sa mga batas trapiko. At huwag niyong kalimutan, haluan niyo na rin ang dasal.